Batatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectre Actions. Welcome to our SACC Sunday Specials. Ano? And today, ang ating special match or compilation ay mga ungko. No? This is courtesy of our one and only voter na si X-Nevex. Alright, so this one is especially for you. No? So thank you very much for voting. I think I saw your name before as Neville Barrientos. So I hope I'm correct, no? But X-Devex, thank you very much for putting in your vote, no? So I hope you enjoy this video. All right, so let's go ahead and get on with this show. So round 3, or actually we're at round 4 now, and nasimulan na. Ayan na, at may tae na sa ulo. May tae na sa ulo yung frontline ni Spectrax, at napatay na ng kalaban niya yung kanyang midline, at sinisimulan na nilang torturing ang Terminator ni Spectrax. Ano? But that's okay kasi nasimulan na rin ni Spectrax ang backline ng kalaban, and dito yan, nalagyan na rin ng lason ang tatlong kalaban niya, no? So again, maglalagay na naman ng kadiring tae and kokombohin na naman. Yan ang style ng mga tae. Itong mga ungko user ng mga taeng ito, no? So usually yung pinakamabilis nila, yun ang ideally, yun ang merong ungko. At and then yung mga susunod na titira, syempre mayayari nila yung midline and backline, ano? So just like that. So ang huling natira dito is yung plant, ano? But the good thing here is yung plant ay matibay laban sa fish. And take a look at that. Oh my God, 8 poison ang nakuha niya doon. Dinagdagan pa ng isa. At saka niyari pa siya ng pwedeng pangyari. Now even though walang pumasok doon sa mga atake ni Spectrax, but every energy spent counts, ano? So ngayon 10 na. Wala nang kwenta ito, no? Kahit mauna pa siya, 2 tira niya lang patay sa laso ng hinayupak na ungko. Alright, so next up naman si OMG, or I should say si Next Nobody ng OMG, no? This is not the first time na may nakalaban si Spectrax galing sa guild na OMG. And let's see. At yung kanyang midline na naman ang merong kadiring ungko, and as usual, it is the fastest axe, ano? And kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, nilagyan niya na ng tae yung frontline ni Spectrax dito, and sinisimulan niya ng patayin yung midline ni Spectrax, ano? Now the bad thing is hindi pa lumalabas ang kuan ni Spectrax yung kanyang pang backline kill. So ang mabuti na lang na wala na yung effect ng ungko, and at the same time napatay ni Spectrax yung plant nung kalaban niya, no? At hindi lang yun, during this round nabigyan niya pa ng sandamakmak na poison yung back at saka yung mid nung kalaban niya. So napakaganda ng setup na yun. And of course dito magko-concentrate na si Spectrax dito sa mid, dahil meron ng lason yung backline nung kalaban niya, no? And there you go, maghihingalo na itong leching tayo na ito, and mukhang na-expect na ni Spectrax yung gagawin niya, at yun, saktong-sakto na timingan niya yung pag-atake nung guan, ano, nung backline. Nice na snail shell ng Dioras, and of course deadbolt doon yung midline nung kalaban niya. And yan, finally hindi tumagos. Too bad, so sad, nalagyan pa ng isang extrang lason, at grabe ang tindi dito, tapos ng laban. There you go, patay si Next Nobody. Okay, itong third match, napakaganda ng pangalan, no? Ng kalaban ni Spectrax dito, no? At ang kanyang pangalan ay Jerbox. So for those who don't know, for the younger generation of today, yung Jerbox na yan, that's his slang term. That means poop. But that is a very old slang term, ano? I can remember kung elementary ba ako o high school na uso yung slang term na yan. And sa totoo lang, hindi ko alam kung hindi ko ay saktong alam kung anong pinagmulan niyan, ano. But most likely, you know, kasi for one, no, another slang term before Jerbox, no, merong slang term na ebak. That was the original slang term for poop. I don't know if that's it's a dialect of sorts, no, but
definitely it was already existing. It was already existing when I was in elementary, you know. So yeah, EVAC na yan, EVAC. So if any of you know where that word originally came from, maybe you can comment it down here, no, and give us some background. Give us some more knowledge, you know. Okay, so speaking of Jerbox and EVAC, nandiyan na, at of course, as usual, may EVAC ang frontline ni Spectrax. And ang maganda rito, no, lumalabas ng lumalabas yung mga magagandang card niya. Kaya hindi pa rin nila mapatay-patay itong Terminator. Nagawa pang patay ng Terminator niya yung guano, no. And sakto, nawala na yung effect nung ungko ni Jerbox dito, yung poop niya, no. So ngayon, hindi niya na basta-basta mapapanda yung Terminator, and he needs to go through the plant here. And sakto-sakto, ayan, lumamo na naman siya ng lason. Although napakalaki nung na-damage niya dun sa frontline ni Spectrax, ano. But again, that's okay kasi yan, meron pang pahabol, and ngayon, meron pang nadagdag na 20 na damage sa kanya, no. Actually, 28 kasi may 4, and then nung naging 5 yung lason, then dalawa na dagdag. And dito, of course, tapos na itong hinayupak na laban na ito, no. Okay, next up naman si Ren naman ang kalaban ni Spectrax dito na... kakaiba itong team na ito, no, kasi ang hindi ungko kundi chemical warfare ang hawak niya, no, but just the same, it gives the same effect, ano, magbibigay yan ng stench, which is yung status na may tae sa ulo, right, that poop icon on the head, it's actually coming from his tail, no, from stench. I can't remember kung ano bang tawag dyan? Is that gravel ant? I think gravel ant. Maybe I'm wrong, ano? Anyway, but basically it's the same effect, ano? Okay, however, in this case, yung aksi nung kalaban niya na may stench, no, is midline niya, no? At hindi lang yun. If you will notice, mas mabilis yung midline ni Spectrax kaysa dun sa kanyang isda, no? But dahil gumamit ng acrobatic yung kanyang midline, so naging mas mabilis at mas nauna siya. Pero nevertheless, medyo useless yung kanyang pagiging mabilis dito sa part na ito, no? Kasi either way, kailangan niya pa rin magdaan dun sa plant. There you go, and finally pinatay niya na. Looks like, unfortunately, yun, saktong-sakto mauuna ngayon si Spectrax. Nice free card, and ginawa niya na lang na pang block yung kuha niya, no, yung kanyang midline. So finally it's sacrificed, and now it's a one-on-one game with this reptile, no. But still, the match is not ended yet, ano, and yan na nga sinasabi ko, magro-rosebud yung hinayupak na yan, and that is what's difficult with this type of opponent, ano, kasi the defense is so hard to get through, and at the same time, ano, meron siyang pang-heal. So take a look at that, ano, instead na nababawasan yung buhay, as you can see, dumadami ng dumadami lalo, ano. So from earlier, nakakapranggot na lang yung buhay niya. Ngayon dumami pa, and again, there you go. And not only that, ano, meron pa siyang, he's got a free card of his own, which is yung pang poison niya. And at the same time, uy, ang ganda, nice, buti na timing ni Spectrax ng reverse chop technique. Yan, patay ka ngayon kahit meron kang rosebud, walang kwenta yan, boy. Okay, so next naman, si Deather. Death. Ang keyword niya is death, which is mamatay, ano, death. Pero deather. Deather. So ano yan? Mas patay? I don't know. Anyway, so let's go back to this match na, no. So again, there's okay, so this one is a genuine unko, and you will see yung midline niya, merong unko sa ulo niya, no. And nilagyan na, as usual, of course, may unko na naman yung frontline. And ang bilis niyang napatay yung midline ni Spectrax, ano? At unfortunately, wala na kuwang energy si Spectrax doon. And wow, look at this timing na itong kalaban ni Spectrax na to, no?
wow na wow, gabi. Nagawa niyang i-block yung tira ni Spectrax doon. Saktong-sakto yung labas ng mga cars niya, no? So this is going to be a really difficult match for Spectrax here. And not only that, ano, hindi pa tumira yung kalaban niya doon. So napurnada, no? So ideally sana kung tumira kanina, mas maraming poison ngayon yung kalaban niya, but it didn't happen that way. And at least, at the very least, ano, during this round yan, nalagyan niya ng marami-raming poison both the midline and the backline, and of course pati yung frontline meron ng lason. So eto na naman, ayan na naman yung unko niya, and buti na lang saktong-sakto merong stun at wala kabirang good lang ang damage, and then deadfall yung frontline niya, and then may isang extra energy si Spectrax dito, no? So unfortunately wala nang snare siya si Spectrax, so the best he can do here is just use as much defense as he could, ano. So there you go. Unfortunately, patay ang Terminator niya dito. And wala siyang mananakaw doon. Unfortunately, wala siyang mananakaw. But at the very least, during this round, nice pumasok yung Vegetal Bite. So tanggal yung energy ng kalaban, and at the same time, patay yung backline niya dahil meron siyang poison. And nice timing na naman. Ayan na naman yung poison ni Spectrax. So 20 na 20. Uy, meron pang dalawang dinagdag. So 26 na. Uy, nayubak 24 na. And then nandiyan na yung blood moon, ano, biglang umimpis yung buhay nung isda nung kalaban, and of course isda versus plant, walang wenta ang isda dahil napakakunat nung plant ni Spectrax. Nice win. Okay, next up naman dito, this is our third to the last match na, at ang kanyang pangalan ay si Black Dog, ano. So wow, medyo astigin, kaso nga lang imbis na Black Hawk, Black Dog. Black Dog. Well, who knows? Baka nga naman itim yung alaga niyang aso, di ba? Kaya Black Dog. Alright, so speaking of Black Dog, nagkaroon na ng black eye yung kanyang backline doon at nalason. And dito, tapos kagad in one round ang kanyang reptile. Tapos ang reptile niya doon. Napakaganda. And not only that, ano, nakapagbigay ng maraming lason si Spectrax. Now, you know what? Hindi ko napansin, ano, kung yung reptile niya ba dito is merong unko kanina, or nagkamali ba ako maybe I made a mistake in adding this team or this match, ano, but I thought may merong unko ito, but unless it's the backline who had the unko or the kuan, the yung gravel an, wala, no, he never had the chance to use it. So anyway, there we go. Spectrax went after yung backline na naman ng kalaban niya, and sakto-sakto, no, kasi patay na yung frontline niya dun dahil sa lason. And of course, dito purnada pa yung jump ability ni Mokong, ano. So nice, very much, this is a done deal, and tepoks na ang kalaban niya rito, no, all the way through. Wasted lahat ng card. What an ending. Nice. Alright, so finally, ito ang second to the last match natin, at si Timber Lopez 964 ang kalaban ni Spectrax dito. Alright, let's see, this one is a legit unko team, and as you can see, yung midline niya merong ipot sa ulo, no, may tae sa ulo, and tinaihan na ng maaga si Spectrax. Take a look at that. So nagpakawala na ng barrage yung kanyang kalaban, ano. And tinan mo naman, napakalaan ng na-damage dun sa midline ni Spectrax. But that's okay, kasi before they were able to kill the midline, at the very least, nalagyan niya ng lason at na-damage niya yung backline ng kalaban niya, no? Before makapagbato ng balloon pop, ano? Now, that's one of the most troublesome with this type of axe, no? But as you can see, here he goes, and yan na nga sinasabi, buti na lang may stun, and saktong-sakto hindi gumana yung kanyang balloon pop, and nice na natsambahan pa ni Spectrax ng timing, ano, yung front line ng kalaban niya, even though malakas yung panira. But you know what, that's okay, kasi malaki din yung damage na naibigay ni Spectrax doon kahit papano, and not only that, may lason na rin yung kanyang unko fish dun sa likuran, ano. But antibay din talaga nung kunan na itong plant na ito.
At nagawa niya pa talagang i-damage yung Terminator ni Spectrax. And let's see, mapapatay niya ba ang Terminator? I think he will kill. No! My goodness, he did kill it and walang nakuha si Spectrax dun, no? But the good thing here is, again, this is a fish versus a plant, ano? So there's a big chance of winning. And then nakatabi na yung dalawang laso ni Spectrax and nilagay niya rito, pero mukhang natunugan ng kalaban niya yung kanyang plano, no? At hindi umatake yung kanyang kalaban. Yun lang ang hindi niya inaasahan, meron pa ring lason kahit hindi siya umatake kanina. So huli ka pa rin at doble-doble pa rin ang lason na tinanggap niya, no? So very nice. And of course, yan, ang laki ng nabawas niya kay Spectrax doon, but madami din siya nakuha ang lason, ano? So take a look at that. It's going to be 28 with every, oh my goodness, there you go, paakyat ng paakyat yung kanyang poison counter. That looks so beautiful. Oh my god, 19! Wow, namatay sa Blood Moon and Poison yung kalaban ni Spectrax dun. Alright, this is our last match. I hope you all are enjoying these matches, ano? And si Mingo JT ang kalaban ni Spectrax dito. Let's see, ano? Oh, this is, so, etong team na ito, it doesn't have an Unko, but meron siya nung Stench, ano? So, this is still a legit final match, ano, for this compilation, and let's see how he's going to use the Unko, or if he's even going to use it at all, ano, because looks like alright, so ginamit niya is yung champ niya, and mukhang maganda yung nangyari doon, ano, kasi lumamon siya ng poison. Now the bad thing is dapat nag double reverse champ na lang siya instead, ano, sa maybe napatay niya kanina yung plant ni Spectrax, but dahil hindi niya ginawa yon, lumamon tuloy siya ng Santa Makmak na lason, and it took one more round for him to kill the frontline, ano? So ngayon mag-isa na lang itong Lamanemonator na suicidal ng kalaban niya, but still may chance pa rin itong manalo, kasi yan yung isang magandang combo rito, no? Yung gagamitin niya yung suicide feather para bumaba yung HP niya, and then gagamitin niya yung lamp para lumaki yung damage niya, and then gagamitin niya naman yung kanyang anemone para bumalik yung buhay niya sa mas malakas. Pero that's too bad, so sad, kasi dito wala nang kwenta yung kanyang technique and the game is over. So I hope you've enjoyed this video and this compilation. Make sure you check out tomorrow's video, no, for another poll, and make sure you comment in that video which one you would like to see for next Sunday, huh? Alright, so anyway, thank you very much for watching. Please hit like if you did like this video, and of course if you're new to our channel, please hit that subscribe button, and make sure you check out our videos. We have playlists down in the description below, and I will see you guys in the next battle.